Hi, this is Super James, and welcome mga ka-Super James Lee, ang family ko dito sa social media, including my YouTube channel. Ito ang ating mga chika ngayon sa ating Showbiz World News, di ba? Scarlett Johansson idinimanda ang Disney. Okay, tapos ang kasunod naman niyan is si Natalie Portman inabandona ang pelikula niya sa HBO. At pangatlo, Julia Roberts at Danny Morder, sweet na nag-holding hand sa Manhattan sa New York. Ayan, isa-isay natin ang chika ng taon. Scarlett Johansson dinimanda nga niya ang Disney Plus, ang Disney Company, kasi nga nirelease ng Disney sa Disney Plus, which is the online streaming platform ng Disney, ang pelikulang Black Widow. Eh ang kontrata pala dapat exclusive na ipapalabas lamang sa teatro o sa mga cinema, wika nga. Kasi nga, para yung box office kasi nakikitain nung pelikula, may porsyento noon si Scarlett Johansson. Eh dahil nga na-showing sa Disney Plus, nahati ngayon ang revenue. Siyempre, hindi na ganun kadami ang tao manunod sa sinihan dahil available na naman sa Disney Plus. Kasi nga, hybrid, kumbaga sabay ipinilabas. Kaya sa cinema or sa theater, at the same time sa TV o sa digital platform. Kaya nagdemanda itong si Scarlett Johansson. Eh sabi naman ng Disney, kikita pa rin naman siya kasi may revenue naman sa Disney Plus. The same sa movie, kumita rin naman ng 300 million something. So marami pa rin siyang kikitain. At sabi nga ng Disney, meron na siyang nakuhang 20 million to begin with. O sa panahon daw ng pandemic at COVID, syempre kailangan din ng producer na ano, makabalik ang puhunan. Kasi otherwise, kung asa nila ang theater release, ang cinema release lang, eh paano naman kung di maglabasan ng tao? Eh di ba nga pandemic ang mga tao yung lumabas? Eh di lugi ang Disney. Samantalang si Scarlett, ang 20 million kanya na automatic. So dapat there should be a compromise between the two. Hindi na sana unawit sa demandahan pa. Pwede naman pag-usapan yan, di ba? Gusto mo ba yon, ha? Gusto mo yon? Next, si Natalie Portman naman, aba, inabandon ang pelikula na funny enough, ang title ay The Days of Abandonment. O, diba, nakakaloko. Nasa Sydney kasi ngayon sa Australia itong si Natalie Portman. In fact, September pa, nandito na ang pelikula niya kasi nga tumakas sila sa COVID sa States. O, nandito sila ngayon, nag-enjoy, chuchu, ganun. O, di, okay, fine. Problema, masushoot na ang pelikula a few days ago. Aba, bigla namang sinabi nitong si Natalie na I cannot come anymore to shooting Chuchu kasi due to personal unforeseen circumstances. Ganon? O di ngayon, nawala na ang pelikula, hindi na matutuloy ng HBO. Kasi dapat siyang ishoot dito sa amin, dito sa Sydney, sa HBO na company, pupunyos dito sa Fox Studios na malapit nga sa aming lugar. Eh syempre, paano ba makakakuha ng bigla-biglang big star na kagaya ni Natalie from the US? Eh may quarantine ang Amerika, may quarantine lang especially ang Australia ng 2 linggo. Ang Amerika, minimum lang ang quarantine or if not, hindi nag-exist. O paano kung makakapag-shooting agad-agad? O di syempre, babasahin pa yung script, aaralin pa, kaya wala na ang pelikula, abandon na. At last na syempre, itong si Julia Roberts at si Danny Morder na nakitang sweet na nag-holding hands pa rin. Lumabas sila sa isang restaurant nga sa Manhattan sa New York. O diba? After 19 years sila mag-asawa, nung sila yung nag-asawa ng July, diba? Sila yung nag-asawa ng 2002, 19 years na sila yung nag-asawa sa New Mexico. Na funny enough, nagtagpo sila sa pelikulang The Mexican ni Julia Roberts. O diba lahat, puro Mexico. Kulang na lang kumain sila ngayon ng ano, Mexican food sa isang Mexican restaurant. Chenilin, Kimberly, diba? Gusto mo yon? Maganda, 19 years going strong kanilang samahan. Sweet pa rin sila. Na normally, hindi mo sila makikitang sweet sa isa't isa in public. Aba, may pa-PDA. Public display of affection ng mga nani at tatay natin, ha? Mga mag-jowa na ito. O diba nakakatuwa naman na sa mundo na lagi naghihiwalayan, especially sa mga ng showbiz, may isa pa rin kagaya ni Julia at ni Danny na patuloy nagmamahalan. Gusto mo yon? O diba bongga? At yun na nga, at natapos ang ating chika ng linggong ito. Mga kapatid, ha? Hanggang sa muli, ito si Super James. Goodbye! Babu!